morning mga ka-feature. Ngayong episode naman na to, pag-uusapan natin ang pagsiset up ng ipunan sa isang maliit na space gaya na itong nasa akin. Hindi naman ganong kalakihan to, kaya hindi rin ganong karami ang mga breeders at mga cages natin dito. Ngayon, nung episode 4 kasi, napag-usapan rin natin na isa sa dapat nyong i-consider bago kayo mag-ibon ay yung space na gagamitin nyo para sa mga kulungan at ibunan nyo. Ilalagay ko rin yung link nung episode 4 natin sa description para kung gusto yung panoorin yan. So, simulan na natin. Bali, papakita ko ngayon sa inyo yung setup nga ng aking ibunan. Para sa akin kasi, mas gusto ko sana talaga na double cage ang gamitin for every 2 pairs. Parang lalabas na yung 17 by 30 na cage, magiging 17 by 15 bawat pares. Ito yung talagang ideal para sa akin na size para makapag-breed ng mga ibon. Pero nga dahil maliit lang ang space ko at maliit lang rin ng mga finches, naisip ko na gumamit na lang ng 17 by 30 na triple cage, lalabas na 17 by 10 bawat pares. Pero nung nalaman ko na may 17 by 36 na triple cage, mas nagustuhan ko actually yung size niya kasi imbis na 17 by 10 isa, 17 by 12. May, yung dalawang inches na yun, malaking bagay na yun eh. Ang problema nga lang sa mga ganong size, yung 17 by 36 na triple cage, hindi siya ganong kadaling hanapin sa mga tindahan ng mga kulungan o sa mga pet shop. Kahit sa Cartimar, nagpunta ako, pero madalang na madalang ang nagbebenta ng ganyang size. Unless, syempre, magpapagawa ka ng custom na cage na ganyan ang specifications. So, sa paghahanap ko ng mga ganong size, paikot-ikot ako sa iba-ibang pet shop, na-discover ko yung CPU cage na 17 by 12 ang size. So, parang lumalabas yung 17 by 12 na CPU cage ay pareho doon sa bawat butas ng 17 by 36 na triple cage. So, tamang-tama na sa akin yung size na yan, bawat pair. Dahil nga, medyo maliit yung space ko. Ngayon, para standard ang size, ginawa ko, binenta ko lahat ng mga double cage ko at pinalitan ko na lang ng puro CPU cage para maganda tingnan at saka para pare-pareho naman ang size nila. Para naman sa flight, ang ginagamit ko ay 17 by 24 na cages. Mas gusto ko sana mas malaki pa nga na cages yan eh. Mas mahaba gaya ng 17 by 30 or kung meron pang iba yung mga 2x2x4, yun sana mga gandang cage eh. Na para pang flight talaga. Talaga makakapag-exercise yung mga ibon, makakalipad-lipad. At dahil nga maliit lang ang space ko at limited lang yung mga paglalagyan ko ng kulungan, wala talaga akong choice kundi gumamit lang ng yung naaayon na size ng cage para dito sa pwesto ko. Gusto ko man magdagdag ng cages ngayon para makapagsalang ako ng maraming pairs at saka mga bagong pairs. Kaya na talaga mukhang wala na talaga akong mapagsisingitan ng mga kulungan ko ngayon. So kung ano yung nakikita nyo ngayon, yaan na lang siguro for now ang magiging number ng kulungan at ibon ko. Baka nga magbitaw pa ako ng mga ibang kong mga proven na breeders para lang makapag-giveaway dun sa mga ibang breeders na gusto kong gamitin. So abangan nyo yan, baka sakaling may magustuhan kayo sa mga breeders ko. Sa stand naman ng mga ibunan ko, makikita nyo na ang ginamit ko rito ay yung aquarium stand lang na pang 50 gallon aquarium. Sinubukan ko lang kasi umiksakto naman siya sa size na 17 by 36. Bumili ako ng dalawang aquarium stand na second hand at naghanap ako sa online ng pwedeng mag-customize ng brace. Pinagawan ko na lang siya ng collapsible na extension para mas madaling tanggalin pag kalilipat ako ng pwesto o magbabawas ako ng mga kulungan. Kung mapapansin nyo, may spaces rin in between ng mga cages ko. Yung mga spaces na yan actually is parang mga 2 inches yata ang pagitan mula sa taas ng kulungan hanggang doon sa ilalim ng sunod na kulungan. Sinadya ko yan kasi ayoko nang madilim yung mga cages na nasa ilalim. Pangalawa, gusto ko rin na may hangin na dumadaan para maganda ang ventilation doon sa mga kulungan na nasa ilalim. So ang total ng cages ko ngayon ay 26 na breeding cages.
Siyam dyan ay para sa mga fancy finches ko na shaft tail, owl, star finches, gold yan, cutthroat, DFT. Tapos ang 11 naman na kulungan ko ay para sa mga breeders ko ng zebra finches. Sa baba, meron akong 6 na cages naman para sa mga trio ko ng society finches. Tapos dito sa side na to, meron akong 3 flight cages na para sa mga paanak na mga ibon ko. Kung hindi paanak, yung mga pinagpapahinga ko na ibon o kaya yung mga available na ibon ko. Diyan ko sila nilalagay. As much as possible, sineseparate ko yung mga female sa mga male na mga ibon ko para hindi sila talaga mag-breed. At saka based sa experience ko, mas ready sila mag-breed pag pinagsama mo na sila. So pag sinalang mo sila sa isang breeding cage, mas mabilis silang mag-breed dahil nga excited silang makahanap ng ibang gender ng ibon. Sa banda taas naman na flight cage ko, dyan ko linalagay yung mga paanak ko na fancy finches. At saka dyan ko muna linalagay yung mga bagong baba na hiniwalay ko na. Dahil nga sa nabanggit ko sa dati kong episode, medyo may pagka-aggressive ang mga zebra finches, lalo na sa ganyang kaliit na space, bubugbugin nila yung mga fancy finches. Kaya ang hinahalo ko lang sa mga fancy finches ko na paanak, ay yung mga talagang bata pa na zebra finches. Pagka medyo malaki-laki na sila or nag-mature na ng konti, ihiwalay ko na sila at ilalagay ko na sila doon sa iba kong mga flight cages. Importante rin na meron kayong hospital cage na masasabi. Diyan yung nilalagay yung mga ibon nyo na kailangang ihiwalay dahil may sakit, sinisipon, or may sack mites. Basta kung ano man ang sakit, hinihiwalay ko kasi talaga yan para hindi na makahawa ng ibang ibon at saka para makapagpahinga rin sila ng maayos kasi pag kami mga ibang kasamang ibon, minsan nabubulabog or kung may mga inakay, kinukulit ng mga inakay para magpasubo. So linalagay ko sila sa hospital cage at kung kailangan, pwede lagyan ng ilaw at malilimita ang paglipad-lipad nila sa ganyang kaliit na cage. Nandito na rin sa ibonan ko ang lahat ng mga kailangan ko sa pag-iibon gaya ng mga accessories, panglinis, pagkain, vitamins, incubator, whiteboard, hagdanan at saka pati na rin electric fan para pagka mga ganitong panahon na mainit, hindi naman may heat stroke yung mga alaga ko. Ang tanging kulang lang talaga dito sa ibonan ko ay yung gripo na may running water. Kaya sa ngayon, naglalagay na lang muna ako ng container kung saan ko inukuha yung mga panghugas at saka inumin ng mga ibon. Pero mas maganda pa rin sana kung hindi standing yung water source ko. Doon nga sa episode ko dati na para sa mga newbie, nabanggit ko na kailangan yung space na pipiliin nyo ay maayos at maaliwalas. So maaliwalas naman dito sa pwesto ng ibonan ko. Magandang ventilation at may konting araw na pumapasok. Hindi sila nauulanan. Medyo less stress rin para sa mga ibon dahil nga hindi daanan tong pwesto ng ibonan ko. Hindi masyado maingay. Walang pusang nakakaakyat rito. Wala rin daga, ahas, tsaka madaling linisin. Sa next episode natin, ipapakita ko naman sa inyo yung basic setup ng mga bawat breeding cage ko. Pare-pareho lang naman ang setup niyan, pero didetalyehin natin kung ano yung mga laman, kung ano yung mga kailangan sa loob ng breeding cage ng bawat breeding pair nyo. At katulad ng dati, magpapasalamat lang ako ulit sa ating mga subscribers, yung mga sumusubaybay sa bawat episode natin, gaya ni Sir Ronald Eliaga, si Ren, si Milky, si Mishka. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa ating channel. Papaalala ko rin, lang rin guys na sa June 6, meron tayong raffle ng isang pair ng zebra finches na ipamimigay sa isa sa lucky winner natin na subscriber sa channel na to. So kung hindi pa kayo nagsasubscribe, may chance pa kayo makasali. Mag-subscribe lang kayo sa YouTube channel ko na Mini Fincher. At siguraduhin nyo lang na naka-public ang subscription nyo para makita ko pangalan nyo at saka makasali kayo dyan sa raffle na yan. Ipopost ko rin sa YouTube channel natin sa June 6 kung sino yung nanalo at saka kung paano na rin natin i-draw para makita nyo.
Bisitahin nyo rin yung Facebook page ko na Mini Fixer Mini Aviary. Pwede kayo mag-comment doon or pwede nyo i-PM. At hanggang doon na lang ulit. Paalam na lang at kita tayo sa next episode. Bye! We'll be right back.